Napahigpit ang hawak ni Althea sa manggas ng long sleeves ni Dominic. Nasasaktan siya sa mga sinasabi ng ama. Ibang tao ang tingin nito sa kanya at hindi isang anak. Utang na loob? Which one? Ang pagkabuo niya sa mundong ito dahil sa ginawa ninyo sa kanyang ina? O ang pagkupkup mo sa kanya kapalit ng magandang imahe mo pero karumihan ng kanyang ina? O baka naman ang pagpapakain mo sa kanya ng mga pagkaing tira-tira ng iyong pamilya? O ang pagpapadala mo ng pera sa kanya para sa kanyang pag-aaral na hindi naman niya nahahawakan dahil ginagasta ng iyong asawa? Alin ba doon ang utang na loob na sinasabi mo, Mr. Molina? How did Dominic know all of that? Ano ang alam nito tungkol sa kanya? Bigla siyang nahiwagaan sa asawa dahil sa mga sinasabi nito. Sa kabilang banda ay nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng ama. Noon niya lamang nakita ang mukha ng ama na ganoon kabahala at may takot. Buong buhay niya, kilala niya ito bilang matapang na tao. Pero ngayon, nakita niya ang takot sa mukha nito. Surprise, Mr. Molina! Dominic chuckled as he wrapped his arms around her waist. Ako ang nagpa-aral sa babaeng yan. Lahat ng kailangan niya sa pag-aaral binigay ko. Pero ito ang igaganti niya sa akin. Napakawalang utang na loob! Kita niya ang galit sa mga mata ng ama habang nakatingin sa kanya at hindi kay Dominic. Ang pera ba na linggo-linggo mong pinapadala ang tinutukoy mo, David? Bakit hindi mo tanungin ang asawa mo? Kung naipadala nga ba niya ang perang yun o naubos lamang ang pera sa mga luho nilang mag-iina at walang nakakarating na pera kay Althea? Napaisip siya sa sinabi ni Dominic. Naalala niya noong nag-aaral siya na lagi siyang kinakapos sa pera. Nahihiya naman siyang humingi sa ama, kaya kinailangan niyang maghanap ng scholarship at sinuwerte siya dahil napakabait ng taong nagbigay sa kanya ng scholarship. Liar! Ipinapadala ko ang pera sa babaeng yan! Singit ng kanyang madrasta. Really? Kaya mo bang patunayan ang sinasabi mo, Mrs. Molina? Kasi ako, kaya kong patunayan ang sinasabi ko na ginasta ninyong mag-iina ang pera na para kay Althea. Wika ni Dominic sa kanyang madrasta sa kabinalingan muli ang ama. Now tell me, Mr. Molina, may utang na loob ba talaga sa iyo ang asawa ko? Hindi nakasagot ang ama, sa halip ay tiningnan nito ng masama ang asawa na napayuko na lamang. Ibig sabihin, guilty ito sa mga sinabi ni Dominic. Pero paano nga ba nalaman ni Dominic ang mga bagay na yun? At ano pa ang nalalaman nito tungkol sa kanya? I know your every little secret. And I can ruin your name in just a blink of an eye, David. So don't underestimate me. You are my wife's father. Pero kapag sinaktan mo ulit ang asawa ko, ay hindi ako mag-aalinlangan na lumaban. So, hands off with my wife. I am now her legal guardian, not you. Pinagbabantaan mo ba ako? No, David. I am telling you what I can do once you lay a hand on my wife. Nginisian ni Dominic ang ama niya bago siya nito iginiya patungo sa pinto. Pero huminto sila nang may huling sabihin ng asawa. Never ever threaten my wife again or else. Nagtagis ang bagang ng ama nang tiningnan siya. Nagpupuyos ito sa galit at gigil. Agad naman itong dinaluhan ng madrasta. Inalalaya naman siya ni Dominic na makaalis sa madilim na bahay na yon. Nakahinga lamang si Althea ng maluwag nang makasakay siya sa kotse ng asawa. It feels safe when she's with him. She feels safety whenever Dominic is around. Are you okay? Hinaplos nito ang kamay niya at masuyo itong hinagkan. Nag-alala ito sa kanya. I'm fine. Aniya sa katipid na ngumiti rito. Paano mo nalaman na nasa probinsya ako? Sinadya niya kasi na hindi ipaalam rito ang desisyon. Dahil ayaw niya itong abalahin sa trabaho. Ayaw din niya na idamay ito sa gulo ng pamilya niya. Pero narito ito ngayon at iniligtas siya sa galit ng ama. I always have my eyes on you, babe. Always. Lihim siyang napangiti sa sinabi nito. Babe, saan naman ang galing yun? Is that our endearment? Her heart raced. Ayaw mo ba? No, I kinda like it. It's sweet. Hindi mapalis ang ngiti sa labi ni Althea, ngunit agad nawala nang maisip na walang feelings involved sa kasal nila. Is this marriage for real, Dominic? Natahimik ang asawa. Ilang segundo pa bago ito muling magsalita. This is real for me 3 years ago, Althea.
I want to be a good husband for you. Gusto kong maging maayos ang pagsasama natin. Siguro ngayon nagkakailangan pa tayo. Pero sooner or later alam kong masasanay din tayo sa isa't isa. Ayoko na pagsisihan mo ang desisyon mo ng gabing pakasalan mo ko, Althea. I want to be worth it. You're worth it, Dominic. More than worth it. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng asawa. Muli siya nitong hinagkan sa noo na nagdulot ng kuryente sa kanyang buong sistema at nagpabilis ng tibok ng puso niya. That's a good start. Wika nito sa kabinuhay ang makina ng kotse. Diego told me that you'll be staying at your mother's place. Can I stay with you? Mahina siyang napatawa sa asawa. Nagpapaalam pa kasi. Of course, I'll be more comfortable if you're with me. Mas lalong lumapad ang ngiti ni Dominic saka nagmaneho. Gabi na nang makarating sila sa bahay na tinirahan nila ng ina. Makikita sa bahay ang kalungkutan. Ilang taon na rin kasi na hindi niya ito nabibisita. Walang pinagbago ang bahay na kinalakhan niya kasama ang ina sa loob ng 11 taon. Home sweet home! Aniya ng makababa ng sasakyan. Hindi kalakihan ng bahay na yun. It was just a two-story house just like any other house of ordinary people. Yari sa kahoy ang bahay. Kung tutuusin ay antigo ang bahay na yun dahil naman napaiyon ng ina sa mga magulang nito. Maayos naman ang paligid ng bahay. Mukhang naaalagaan ito ng matalik na kaibigan ng kanyang mama na pinagbilinan niya ng bahay bago siya lumuwas ng Maynila. Is this the place where you grew up? Napatingin siya kay Dominic na manghang-mangha sa nakikita. Yes, pasok na tayo. Lumikha ng ingay ang gate nang buksan niya ito. Hinintay niyang makapasok si Dominic bago niya iyon muling isinara. Nasaan na nga pala si Diego? Wala na kasi ang kotse na minamaneho nito na nakasunod lang kanina sa kanila. They're on their position to keep you safe. Keep me safe from whom? From your father and his allies. Napakunot ang noo niya habang naglalakad sila palapit sa kabahayan. Malawak ang palibot ng kabahayan dahil mahilig sila ng ina na magtanim ng mga bulaklak. That's their hobby as well as bonding. Kaya ba talaga kong ipahamak ng ama ko? Huminto siya sa paglalakad nang huminto si Dominic at tumingin sa kanya. Yes, he can, especially his allies. Maraming masama na trabaho ang ama mo, Althea. Mga trabaho na pwedeng ikapahamak mo at ng pamilya niya. Pero wala kang dapat ipag-alala dahil hindi kita hahayaang mapahamak. Napatango na lamang siya sa sinabi ni Dominic. Sa ngayon wala siyang ibang pinagkakatiwalaan maliban sa kanyang asawa. Siya lang ang kakampi na mayroon siya. Kinuha niya ang lumang susi ng bahay mula sa kanyang bag, saka binuksan ang pinto. Bumungad sa kanilang tahimik na kabahayan. She reached the main switch para magkaroon ng kuryente ang buong bahay. Kahit madilim ay kabisadong kabisado niya pa rin ang pasikot-sikot sa bahay. Wala naman kasing nagbago. Lights filled the house. Muli niyang nakita ang mga lumang muebles at kagamitan na naroon. Maging ang mga litrato at malalaking larawan ng ina at ng mga magulang nito ay naroon pa rin. I miss this place. Aniya habang inililibot ang tingin sa bahay. Walang nagbago at naaalagaan ng mabuti ang bahay. Is she your mom? Tinuro ni Dominic ang larawan ng isang ginang na nakapinta. Nakasabit ito sa may hagdan patungo sa ikalawang palapag. Yes, she's Melinda Castillo, my mom. Ma'am, this is Dominic Ilacad, my husband. Nakangiti niyang pinagmasdan ang larawan ng ina na nakangiti at bakas ang kasiyahan sa maamong muka. You look like your mother. Iyan din ang sabi ng nakararami. I'm a great resemblance of my mother. Parang wala nga raw akong nakuhang feature mula sa aking ama. Ipinasok ni Dominic ang mga gamit niya, pero napansin niya na wala itong gamit na dala. You don't have your things with you? Tanong niya rito. Napakamot naman ito sa ulo at nahihiyang ngumiti. Nagmamadali kasi ako na makapunta rito kanina kaya nakalimutan ko nang mag-impake. Inutusan ko na din naman si Diego na bumili ng mga gamit ko. I just hope he found the store at this hour. Naiiling na lamang siya sa asawa. Pasado 7:00 na ng gabi kaya sigurado siyang wala nang mabibilhan ng mga damit si Diego. Wala pa naman siyang mga ekstrang damit na panlalaki sa bahay. Althea, ikaw ba yan, Ineng? Sabay silang napalingon ni Dominic sa pinanggalingan ng boses. Isang babaeng nasa katanghalian na ang edad ang nakatayo sa may pinto at nakatingin sa kanya.
Ilang segundo pa bago niya ito nakilala. Tita Celine! Sinugod niya ng yakap ang ginang at gumanti naman ang mahigpit na yakap sa kanya. Nakakatuwa naman na makita kang narito sa bahay ng mama mo. Sandali, nagkita na ba kayo ng iyong ama? Balitang balita sa baryo na ika'y nag-asawa na raw. Nako, anong galit ng iyong ama nang malaman yun? Ako'y natakot para sa'yo, Ineng. Nagkaharap na po kami ni Papa Tita at nagpapasalamat po ako sa aking asawa dahil hindi niya ako pinabayaan na masaktan ni Papa. Tiningnan niya si Dominic na abala sa pagtanggal ng mga puting tela na nakabalot sa ibang mga gamit na naroon. Siya ba ang asawa mo? Tumango siya bilang tugon. Babe! Tawag niya sa asawa na agad na tumingin sa kanya. Sinanyasan niya ito na lumapit sa kanila ng ginang. Ito nga pala si Tita Celine. Best friend siya ni Mama at siya din ang nag-aalaga dito sa bahay noong wala ako. Magandang gabi po. Bati nito sa ginang. Tita, siya naman po si Dominic, ang asawa ko po. Aba, ay kagwapong bata naman pala ang napangasawa mo, Ineng. Kung nabubuhay ang iyong mama, tiyak na matutuwa iyon. Mukhang mabait at maalaga ang asawa mo. Maswerte po talaga ako sa asawa ko dahil lagi siyang nasa tabi ko at hindi ako pinapabayaan. Wika niya kasabay ng ngiti na mula sa puso niyang kinikilig. I will always be beside you, babe. Wika pa nito na mas nagpakilig sa puso niya. Kayo ba ay naghapunan na? May inihanda ang iyong tito na hapunan. Ipagdadala ko kayo, sandali lamang. Umalis ang ginang at nagtungo sa bahay nito na katapat lamang ng bahay nila. She turned to Dominic to see him looking at her. What? Tanong niya rito dahil titig na titig ito sa kanya. Do you mean what you said earlier, that you're lucky to have me? Yes, I mean it. Nagbago ang buhay ko nang dumating ka. It was a chaos at first but later on I found out a blessing in disguise in you. Natatakot siya na baka isipin ni Dominic na tinitik for granted niya ito at ang pagiging mag-asawa nila. Malapit ko nang isipin na nagugustuhan mo na ako. Wika nito. Bawal ba? Dominic looked at her. Nagtama ang kanilang mga mata at nagsasaya ang kanyang puso sa hindi malamang dahilan. Alam niyang hinahangaan niya ang asawa at malaki ang posibilidad na mahulog ang loob niya rito. Ang kinakatakot niya ay ang posibilidad na hindi nito kayang suklian ang kanyang nararamdaman. Hindi niya palubusang kilala ang asawa at wala siyang masyadong alam rito. Malay niya ba na kung katulad ito ni Albert na lolokohin lang siya? She must stop whatever she's feeling right now. Nag-iwas siya ng tingin na takmang lalayo nang hapitin siya palapit ng asawa at ikulong sa mga bisig nito. Ramdam niya ang init ng katawan nito dahil sa pagkakayakap nito sa kanya. I like you, Althea. Hindi halos makatulog si Althea ng gabing iyon. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang sinabi ni Dominic kanina. She wanted to ask him about what he said. But Tita Celine came and hindi na sila nakapag-usap dahil lumabas ito para kausapin si Diego. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito bumabalik. Madaling araw na pero wala pa rin ito at wala pa rin siyang tulog. She stepped out of her bed and went outside. Nagtungo siya sa kusina at kumuha ng tubig saka bumalik sa silid. Her heart raced and she couldn't help it. Malalim ang iniisip nito habang nakatingin sa pinto na nakapinid. Naglakad siya papalapit rito. Dominic? Bahagya itong nagulat ngunit nakabawi rin agad. Akala ko nasa loob ka ng kwarto, anong ginagawa mo rito? Ipinakita niya ang hawak na baso ng tubig. Nauhaw kasi ako kanina kaya bumaba ako saglit para kumuha ng tubig. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Kanina ka pa ba dumating? Kadarating ko lang. I wanted to talk to you but I don't want to disturb you. Akala ko natutulog ka na. Malumanay nitong wika. I can't sleep. Naninibago siguro ako rito. Pagdadahilan niya, kahit na ang totoo ay hindi siya makatulog dahil sa sinabi nito kanina. Can we talk about earlier? Hindi siya nagsalita ngunit tumango siya bilang tugon. Nagtungo sila sa veranda sa dulo ng pasilyo at inuko pa ang mga silya na yari sa bakal na naroon. Ramdam niya ang lamig ng simoy ng hangin sa probinsya. Seryoso ako sa sinabi ko kanina, Althea. I really like you. Hindi niya alam ang isasagot rito. I don't know what to say, Dominic. Gusto niyang sabihin dito na nahuhulog na ang loob niya sa asawa, pero natatakot siya na baka hanggang gusto lang ang nararamdaman nito sa kanya
at hindi katulad ng nararamdaman niya. You don't have to say anything, babe. You're right here with me is more than enough. Bahagya siyang umiwas ng tingin sa asawa dahil ramdam niya ang pag-init ng pisngi sa sinabi nito. She hugged her body as the cold air touched her skin. But the cold suddenly altered with warm body wrapped around her. It was Dominic hugging her from behind. Thank you for coming into my life, babe. Bulong nito sa kanya. Nagdulot naman iyon ng kiliti sa kanya. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Dominic. Dumating ka sa buhay ko noong panahong kailangan-kailangan kita. Kung ibang lalaki siguro ang nahila ko ng gabing yun at napakasalan, baka miserable pa rin ang buhay ko ngayon. Humarap siya rito at ikinawit ang mga kamay sa batok nito. Thank you, babe. Niyakap niya ito at ipinahinga ang baba sa balikat nito. Ilang minuto sila sa ganoong posisyon nang magsalita si Dominic. Are you still thinking of filing an annulment? Saglit siyang napaisip bago sumagot. I don't know, pero sa mga nangyayari ngayon parang ayoko nang makipaghiwalay sa'yo. Buhay rin na kaya ko dahil sa'yo. Biro niya. Dapat lang. Dahil ikaw ang reyna ng buhay ko. Kaya nakakapanghinayang na makipaghiwalay ako sa'yo. At nagpapasalamat ako dahil nakilala kita. Napapaisip nga ako kung gaano ba kayaman ang asawa ko. Biro pa niya. Niluwagan niya ang pagkakayakap dito para matingnan ang gwapo nitong mukha. Gaano ka nga ba kayaman? Let's just say that I own a lot of businesses all over the world. Kaya wala kang dapat problemahin sa pagiging buhay, Reyna mo. I can give you anything you want. Napanganga siya sa sinabi ng asawa. Seriously? Ganun ka kayaman? Mahina itong tumango sa kangumiti. Hindi ka panipaniwala pero yun ang totoo. But you're too young to be a billionaire. There's no age requirement to be a billionaire, babe. Besides, some of my business were from my mother, and the rest was from my efforts and skills. She mouthed wow in amusement. Hindi niya akalain na isang bilyonaryo ang napangasawa niya. Napakaswerte naman niya para si Dominic ang mahila niya ng gabing yun para pakasalan. She's indeed lucky and she thanks God for that. I married a billionaire. Bulalas niya pero para sa kanyang sarili, walang sinabi ang yaman ng asawa sa pagiging mabuting asawa nito. Walang kaso sa kanyang pera dahil ang mahalaga sa kanya ay tanggap siya kung ano siya. I guess so. Nakangiting wika ng asawa sa kamahigpit na niyakap. Gumanti siya ng yakap dito. Taimtim siyang nagpasalamat sa taas. Dahil kahit nakaranas siya ng sakit at hirap, masasabi pa rin na swerte siya dahil may mga taong handang ipaglaban siya. Ito na kaya ang simula ng magandang samahan ng mag-asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.